magpadala sa hospital. Kaya nung time po na talagang sumakit yung balahang ko na hindi ko na talaga kaya. Yung parang yung iba po yung nararamdaman ko. Nagpadala na po ako sa husband ko sa hospital. And then, nung nasa hospital na kami, akala nung doktor ko ano lang yung akala niya nagbe-bleeding na ako. Sabi ko, hindi po. Sobrang sakit po talaga kasi nung nararamdaman ko na ilang taon kong tiniis. Tapos nung time po na nasa hospital ako, sabi ng doctor na i-laboratory, nasa ER na po ako noon. Tapos nung time na po na chinek na po ako ng BP ko, yung mga blood test ko, ECG, X-ray, tapos din po nung after 1 hour po, nalaman po nila na bagsak na po yung hemoglobin ko. Anong time na yun, siguro na kinakabahan ako kasi parang sinasabi nila na bagsak na yung hemoglobin. Nung time na yun nasabi na kailangan mag blood transfusion. Eh, alangan yung oras, sabi nung nurse na nag-assist sa akin, sabi niya wala silang blood na parang kailangan ng blood para sa ano ko, transfusion ko. Pero blessing in disguise po na nakita nila na meron po palang isang bag na blood. Kaya sabi nung nurse na kailangan at na mag-blood transfusion na kasi inaano po nila na bagsak ni hemoglobin ko. And then nung time po na sinasalinan na ako ng dugo, ang kinabukasan, sabi nung husband ko na kailangan pa ng dalawang bag, sabi niya, kasi parang kailangan mahabol yung pagtaas ng hemoglobin ko. Tumawag ako kay Tita Marge dahil kailangan ko ng blood para magpatulong sa kay Tito Junior, yung kapatid niya, na sinasabi po namin na kailangan pa namin ng dalawang bag. Pero ang sinabi sa akin ni Tita Marge na may bote ako na nasa akin isang bote, pero hindi po sa akin yon, yung one bottle na dapat i-take ng kakilala po namin na may sakit din po. Tapos nung time na sabi ko dun sa husband ko, kunin na lang yung one bottle sa bahay kasi yun na lang po yung i-take ko para po mas mabilis po yung pagtaas ng hemoglobin ko. Tapos nung sinabi po ng husband ko baka hindi makapasok, sabi ko hindi. Sabi ko, itago na lang. Tapos nung time po na nakuha na po nga, ang ginawa ko po, nag-mega dose po ako para po sinasabi kasi na masalinan. After ng one bag, kailangan masalinan pa rin po ako. Kaya sabi ko, mau lang po ako pero hindi na po namin sinabi ng husband ko na magti-take ako ng Percocet. Kaya itinago na lang po namin sa doktor. Tapos nung time na po yon nang nag-mega dose na ako ng 3 couplets, ay 9 couplets a day. After po nung maubos po yung one bag po ng ano ko, ng blood, chinek po ng doktor na kung kailangan pa po akong salinan ng dugo. Tapos nung time po na yon na i-check na po nila, na sabi po ng doktor na hindi na po kailangan kasi po tumaas na po yung hemoglobin ko. Tapos nung doon po nga sinasabi na bumabas din yung laboratory ko na may myoma ako at yung both nung dalawang ovaries ko ay may parehong cyst na kailangan tanggalin. Sinasabi po ng OB na magpa-opera ako. Kaya sabi niya, ma'am, ay misis, mag-ready ka for operation. Siguro, sabi niya, 2 days bago mag-opera. Tapos sabi ko dun sa OB ko na
na hindi ako magpapa-opera, baka hindi ako baka pag-isipan ko muna po na kung magpapa-opera po ako, sabi ko sa kanila, sabi ko po sa OB ko. Tapos sabi nga, sige, sabi nga kung ayaw mo, sabi nga ganun, magpirma daw po ako ng waiver para makalabas ako. Kasi po nagpupimili din po akong lumabas na nung time na yun kasi nakakatayo na rin po ako nung time na yun na nag-take na ako ng fourth year. Tapos sinasabi ko po nga sa OB na pwede po ba na sa bahay na lang po ako mag-continuous ng pag-medication na medication ko. Sabi niya nag-decision po ako na lumabas nung araw na nung time na sinasabi ng doktor. Kaya pumirma po ako ng waiver noon. Tapos sabi nga ng OB na ako lang daw po yung pasyente nga na ganun yung case na hindi po nagpa-opera. Kasi po, naniniwala po ako kasi na nag-take po si, kung si Nanay Milagros po yung nanay-stroke na napagaling, bakit ako hindi ako mapapagaling ng fourth year. Kaya sabi ko dun sa husband ko, hindi ako magpapa-opera. Kasi hindi, wala naman akong assurance kung mawawala siya or kung babalik pa baka bumalik or hindi na bumalik. Sabi ko ganun, may assurance ba na hindi na babalik? Sabi ko ganun sa husband ko. Kaya nag-decide po ako na hindi ako magpa-opera. Tapos nung time na nagtitake pa rin ako ng fourth year, nagbalik ako dun sa OB ko kasi after 1 week, kailangan ko po uli magpa-check up. Nung time na nakita niya ako, sabi niya, umokay na po yung yung myoma ko. Lumiit siya. Lalo yung cyst ko, hindi ko na siya, kasi every time po na magkakaroon ako, kinakapa ako siya kasi parang, yun po yung time na pag sumasakit siya, kinakapa ako siya kasi parang sabi ko, ano kaya itong na ano ko? Sabi ko, nung time na nag-take na ako ng fourth year, yun na, tapos kinakapa ko na siya. Alam niyo po, wala na po akong makapa na parang bukol siya kasi nakakapa ko po talaga siya eh. Saka hindi ko na po nararamdaman na every month na magkakaroon ako, hindi ko na nararamdaman na sumasakit yung likod ko, yung balahang ko, saka yung hindi ako nakakatayo. Lahat po yun na-heal, lahat po yun dahil po sa fourth year na hindi ako nagpa-opera, hindi ko na nararamdaman lahat yun. Kaya grateful, very grateful po ako kasi nakilala ko si fourth year dahil na-introduce ni Tito March sa akin yung fourth year. Hindi dahil kay Tita March, saka sa fourth year, siguro sa ilang taon kong pagtitiis ng pagsakit ng pusin ko, siguro po hanggang ngayon, nasuffer pa rin po ako nun ng pagsakit ng pusin ko. Kaya maraming salamat talaga sa fourth year dahil hindi dahil sa fourth year. Hindi po mawawala yung sakit na nararamdaman ko. Ganun din po yung sa sister ko na talagang natulungan siya ng fourth year. Kaya maraming salamat po sa fourth year talaga dahil malaking tulong sa amin, sa pamilya namin. Salamat po.